Hi guys, good morning, welcome to my vlog. I know, ang tagal-tagal na, diba? Kasi nga, after my 2 weeks holiday, kung saan-saan mga beach kami pumunta, dahil nga, tinour namin yung kapatid ni William at saka yung asawa niya, right? Dito sa ano, sa Brisbane. So, parang dali kasi mag-merge tayo, guys. Parang na ano, tawag niyan. Ang tagal-tagal ng panahon, guys, right? Feeling ko, ang tagal-tagal ng panahon na din ako nakapag-vlog, guys. At saka guys, alam niyo naman po guys, ano, nirerespeto ko yung ano, yung passing of my stepdad. So kaya hindi po ako makapag ano sa Facebook at saka ano, hindi tayo makapagpalaro at saka hindi tayo makapagpadala ng ano, makagawa ng charity games. Kasi nga, we would like to respect the passing of my stepdad po guys. Alam niyo naman po guys kung gaano kahirap yung ano, mga ganyan. Kasi nga, di ba galing pa lang kami ng holiday, 2 weeks holiday yon. Tapos syempre, ano, pag holiday, marami kang ano, gastos, ganyan. Eh di parang nabigla din ako kasi nga my stepdad was good. Wala naman siyang sakit, wala naman siyang iniintang sakit. O wala naman siyang dinaramdam. Eh, hindi mo naman ano, mapigilan ganyan talaga ang buhay, biglaan. So, sabi ko nga sa family ko back home, at saka especially my mom and my sisters and my brothers na that's life, you know what I mean? Una-unahan lang naman tayo. So, at least nandun na siya, nauna na siya, nasa maganda na siyang kalagayan. He's not in pain or whatsoever. Kasi nga, ang Diyos talaga kung minsan mayroong plano para sa, may plano yan para sa atin, para sa isa't isa. So, kung ano man ang ano niya, ang plano niya, tanggapin natin yun ng buong puso. Nang sa ganun po eh, maluwag po sa ating kalooban at hindi po tayo masyadong nasasaktan. Alam ko naman po na the family will have to grieve. Tapos eh, masakit kasi nawalan ka nga ng ano, parang padre di pamilya, but life is like that guys. So wala na tayong ano ba, wala tayong magagawa kung ganyan talaga ang nakasulat sa ating kapalaran. So ang maganda po doon ay tinggapin natin ng buong puso at bigyan natin ang ating mahal sa buhay ng last rites niya dito sa ano, sa mundong ibabaw. Okay? So, after all that sadness, pasensya na po. At ako po, gusto ko lang po i-share sa inyo, you know, kung anong nararamdaman ko, something like that. Pero po, kasi nga, nandito po ako sa malayong lugar, sa malayong bansa, eh, hindi ko naman pwedeng, ano, hindi ako magtrabaho. Kasi hindi naman po ako pwedeng makauwi kasi nga, yung passport ko na-expired na. Tapos eh, it will take weeks, 4 weeks before makuha yung passport ko guys. Kasi nga, ganyang karami ang backlog ng ano, ng application guys. So, and then bibili ka pa ng ticket. The ticket is very expensive when it's a rush travel. Eh, mas maganda talaga yung pinaplano kasi nga po na nakakabili ka ng murang ticket. I don't know, 3 months or 6 months before you travel. Ganyan talaga ang buhay, guys, kasi hindi naman po tayo mayaman, hindi naman tayo milyonaryo. Eh, ganyan talaga. So, ako po yung humingi ng pahayamanin. I know that my views are down. At ako po yung nagsasorry na hindi pa ako nakakapag-download mula nung ano magwa 1 week na siguro, bukas or Thursday na wala akong ano, or upload, wala tayong upload, download. But anyway guys, ayoko namang malungkot masyado dito sa
sa labas ng ano, sa malayong lugar na ako'y nag-iisa kasi yung asawa ko nagtatrabaho, si William. Tapos eh, kung hindi ako papasok, di nasa bahay lang ako, malulungkot lang ako sa kaiisip, diba? So ang ginawa ko na lang guys ay, para hindi ako masyadong malungkot, ay pumapasok na lang po ako sa trabaho guys, para nang sa ganun kumikita ako at saka maipapadala ko sa yung tulong ko sa amin, diba? Ganyan talaga ang buhay guys, what can you do? Ganyan talaga. So lubos ko na lang pinapanalangin na yung stepdad ko eh, may rest in peace. Tapos po eh, pinapanalangin ko na lang yung buong family ko back home na sana po eh magpakatatag sila huwag sana silang magkakasakit. Anyway guys, I'm on my way to work now, so kasi pang umaga ako ngayon, so that's good. Matatapos ako ng maaga, makakadaan ako sa shop siya, supermarket, para bumili ng something na kailangan namin sa bahay, right guys? So ang tawag dyan sa ano, so yung libing po ay si Sunday. After po ng libing eh, pwede na po tayong ano, magpatuloy sa ating mission, sa ating charity. Pero paunti-unti lang po, kasi hindi naman po tayo mayaman. Ako po'y nahihirapan masyado kasi nga I was doing charity, pero galing sa allowance ko yun. Kung minsan pagka hindi na babudget, nangihirapan ako kasi nga ginagamit ko yung card ko para magpa-charity, right? Kung kapos sa budget. Pero naman kung may budget, it's good. Pero pag wala, it's not good, di ba? Pero ang gusto ko kasi makatulong, so we have to keep going. At sana po eh may makapansin sa atin na kahit piso-piso, basta galing sa puso, nang sa ganun ay may ibigay ko sa inyo ang mga ano, you know, yung kaunting tulong, especially dun sa mga estudyante na mga nahihirapang sa pang-matrikula, sa allowance, sa puntang school, you know what I mean. Sana po eh madagdagan tayo ng ano, magkaroon tayo ng sponsor nang sa ganun na hindi tayo mahirapan sa pagtutulong sa inyo. Ganun po yun. Ako, so busy ngayon guys. Alas 10 pa naman pasok ko, 9:15 na, right? But anyway, hopefully I'll get to work safely, right? Ganun talaga guys. So hopefully I will be back pagkatapos na po ng funeral, para po eh wala na kaming problemang iniisip, diba? So pasensya na po, I hope you guys understand doon po sa mga natulungan ko, ng mga I know nag-struggle kayo, nagme-message kayo sa akin. Alam ko yun na nahihirapan na naman kayo kasi nga kahit ano pang baon sa eskwelahan, wala. But huwag kayong mag-alala, pag nakabalik na ako, pag nag-umpisa na ulit tayo, everything will be fine, okay? So have faith in God. Magdasal kayo parati, manghingi kayo ng tulong dyan kung kailangan ninyo. At saka dumiskarte din po kayo, right? Diskarte lang yan sa buhay. Huwag kayong mag-aatubiling humingi ng tulong. Maliban na lang doon sa mga batugan na hilingin ng tulong, di naman naghahanap ng trabaho, ibang storya na yun. That's a different topic. Pagbalik ko. But anyway, I hope you guys are well. Mag-ingat po kayo. I am, nandito lang po ako at hindi po ako nakakalimot sa inyo. Once again, mag-ingat po kayo. God bless. Keep safe. And once again po. Dali. Oh my gosh. Mali tayo. Dali. Hindi tayo magkamali pa tayo ng turn. Diyos ko, ano ba yun? Hindi pa tayo makapunta ng city. Mali tuloy tayo. So muli po guys.
Music is my first love, but charity is my life. Always remember that.